kaliwa kayo, Jomari. Lance, sa kanan kayo. Utos ni Maximus sa mga ito habang suot ang kanilang earpiece. Mabilis na kumalat ang tauhan nito sa paligid katulad ng sabi niya. At pawang armadong mga ito at handa ng lumaban para iligtas ang mag-ina. Boss, puro wala ng buhay ang bantay. Ngunit dahil sa sigaw ng isang tauhan ay natigilan ang mga ito at hindi nagdalawang isip na pumasok si Maximus na ikinasunod ng dalawa niyang kaibigan. Max, delikado! Babala na mga ito sa kanya ngunit hindi ito nakinig kaya ang ending. Sila na lang ang nagsimbing look out ni Maximus. Libutin yung paligid at hanapin ang mag-ina ko. Sigaw ni Maximus na ikinasunod naman ng mga to. Kitang-kita nilang duguan ng mga bantay at wala ng buhay. Tila meron ng gerang nangyari dito. Naunahan sila kumbaga. Boss, wala sila dito. Wala din dito, boss. Shit! Sigaw na sabi ni Maximus at sinipang isa sa patay ng tauhan. Nasaan ang mag-ina ko? Galit na sigaw ni Maximus at pinagbabaril ang hawak niya sa itaas. Max, kumalma ka. Kung wala na sila dito, mas importanteng mahanap natin sila ulit. Dahil sa sinabi ni Lance ay napatango si Maximus at umalis na doon. Agad namang sumunod ang mga tauhan niya at umalis. Nagising si Stella dahil sa sikat ng araw. Napaunat siya dahil pakaramdam niya ang sakit ng kanyang katawan. Ngunit kalaunan ay napahinto rin ng may masanggi siya at walang iba kung hindi ang kanyang anak. Johanna! Meron pa itong bimpo sa ibabaw ng noon nito at salat niya sa leg ng anak ay may sinat ito. Mabutit mo ba ng lagnat niya? Nag-alala ko kagabi, hindi ko alam ang gagawin ko. Buti na alala kong ginawa mo sa akin. Yan noon nung tayo pa. Napalingon si Stella sa nagsalita at nakita niya si Elliot. Elliot? Hindi makapaniwala ang sabi ni Stella. Ako nga, iting sabi ni Elliot at kinuha ang bimpo sa noon ni Johanna. At muli yung binasa mula sa palanggana. Ikaw bang nagligtas sa amin? Nagtatakang tanong nito na ikinatango naman ng lalaki. Kung nahuli siguro ako nang dating ay baka napahamak na kayo. Nakita ko na mayroong bomba at bala kayong pasabugin ng Veronica na yon. That witch, tila galit na sabi nito at biglang naalala ni Stella ang sinabi sa kanya ni Veronica. Matagal na silang wala ni Elliot at tinintay siya ng lalaki simula na umalis siya. Gutom ka na ba? Naganda ako ng pagkain para sa inyo. Halika, sabay na tayo. Tutal, tulog pa naman si Johanna. Nakangiting sabi ni Elliot at inalalayan siyang makatayo kaya walang magawa si Stella kung hindi ang sumunod na lang dito. Maliit ang bahay na yon at gawa sa kahoy. Bungalo, yun ang alam niyang tawag sa bahay na yon. Pagkarating nila sa lamesa ay nakahain na paborito niyang gulay na kalabasa at ampalaya. Alam kong paborito mo to, kaya yan niluto ko. Nakangiting sabi nito at kinuhaan siya ng plato. Pagkatapos ay pinagsandok pa. Biglang pumasok sa alaala ni Stella ang mga panahon na sila pa ni Elliot. Ganun na ganun siya kung asikasuhin nito kaya nga lalo siyang in love dito. Dahil napaka maasikaso at maalaga ng lalaki. Sige na, kumain ka na. Muling sabi ng lalaki kinatango na lamang ni Stella at nagsandok ng pagkain niya. Mabuti na lang at nailigtas ko kayo. Nag-alala ko na sobra. Paano mo nalaman na nandun kami? At paano mo kami nailigtas? Tanong ni Stella na ikinataas ng kilay ni Elliot. Baka nakakalimutan mo na businessman na rin ako ngayon, Stella, at lahat ay kayang gawin ng paraan gamit ang pera. Natahimik si Stella dahil tama naman ang sinabi nito. Isinubo na lang niyang pagkain at natigilan siya nang malasahan yun. Ganun na ganun ang lasa ng niluluto sa kanya ni Elliot noon. Maalat ba? Alalang tanong ni Elliot na kagad ikinailing ni Stella. Masarap, katulad pa rin ang lasa noon. Lalong napangiti si Elliot sa sinabi ng babae. Yeah, katulad noon. Alam ni Stella na may ibig sabihin ang sinabi niya ni Elliot, ngunit hindi na lang niya yon pinansin at nagpatuloy sa pagkain. Samantalang sa hideout nila Maximus ay wala pang tulog, ang mga ito kakahanap sa may salarin. Hanggang sa sumapit ang alas 9 at nagkaroon sila ng balita na hindi inaasahan. Boss, nahuli na namin si Veronica. Andumukot kila Mrs. Stella. Dahil sa tulong ni Cynthia at alam niya ang hideout ni Veronica,
ay nagawa ng mga itong mahuli ang babae. Dinala ito sa basement upang doon paaminin at torturin. Elliot, alam ko na may gusto kang sabihin sa akin noong nakaraan pa. Panimula ni Stella na inaya siyang magkape ni Elliot sa may terrace ng bahay sa labas. Napabuntong hininga si Elliot, ngunit hindi na nagsalita kay napailing si Stella. Sige, kung ayaw mo sabihin, ako na lang ang magtatanong. Nabanggit sa akin ni Veronica na wala na kayo nung umalis ako at hinintay mo raw ako. Napatingin sa kanya si Elliot na hindi makapaniwala. Sagutin mo sana ang totoo, Elliot. Napaiwas ng tingin si Elliot at napayuko. Totoo ang sinabi niya. Kaya nga nang makita kita ulit ay ang saya ko. Bumalik na yung pinakahinihintay ko. Kusa nagtubig ang gilid ng mga mata ni Stella dahil sa kanyang narinig. Alam kong mali ang ginawa ko at pinagsisisihan ko yun, Stella. Nagangat ng tingin si Elliot sa kanya, tinawakan na magkabila niyang kamay. Stella, mahal pa rin kita. Yan ang hindi mo masabi-sabi sa'yo kasi natatakot ako na ma-reject mo. Mas lalong hindi nakapagsalita si Stella dahil sa kanyang sinabi. Napapikit na lamang siya kasabay ng pagtulo ng luha niya. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Kita ko sa mga mata mo, sa luha mo. Napadilat si Stella dahil doon at nagtagpo ang kanilang mga mata. Stella, tawag muli ni Elliot sa kanyang pangalan at pinahid ang luha sa kanyang bisngi. Di naman yun ni Stella at napapikit siya. Maya-maya nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nakita niyang papalapit ng mukha nito sa kanya, tanda nang hahalikan siya nito. Bago pa tuluyang dumampi ang labi ni Elliot sa labi ni Stella ay kusang itinulak ni Stella ang lalaki palayo sa kanya. Napadilat ang mata ni Elliot dahil doon at kitang-kita niya ang pagtataka at sakit sa mga mata nito. I thought you still love me. Naguguluhang sabi ni Elliot na lalong ikinatitig ni Stella sa kanya. Ngayon, nare-realize na niya ang lahat kung bakit sinasabi sa kanya na anak at Nina din na meron pa siyang nararamdaman para sa lalaki. Actually, umamin na rin naman siya sa sarili. Pero yung thought na babalik siya sa taong nanakit sa kanya, sa taong nanira ng buhay niya ay hindi niya kaya. Nang sabihin sa kanya ni Maximus na maliligaw ito ay hindi niya alam, pero masaya ang puso niya. Ang dating puso na nawala ng pag-asa at ayaw nang umulit pa sa pagmamahal ay unti-unting nabubuhay. Hindi niya rin maintindihan kasi buong akala niya si Elliot pa rin. Ngunit ang gusto lang pala ng puso niya ay closure. Closure sa sakit na matagal na niyang nakatago sa puso niya. Akala ko rin, Elliot. Panimula niya at humakbang ng isa palayo sa kanya. Pero akala ko lang pala yun dahil ang totoo ay meron ng bagong nagmamay-ari nito. Sabay hawak niya sa kanyang dibdib at kusa siyang napangiti nang makaramdam siya ng kaginhawaan matapos niya yung sabihin. Stella, please love me again. Humakbang palapit sa kanya sa Elliot, ngunit kusa siyang umatras ulit. Kita niya ang pagtulo ng luha nito, ngunit hindi na niya matututunang mahalin ang taong dumurog sa puso niya. I'm so sorry, Elliot. Kung ano man ang meron tayo noon ay matagal nang tapos at hindi na may babalik pa. Marahang umiling si Elliot sa kanya at doon. Sunod-sunod na ang pagtulo ng luha niya. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang lumuhod si Elliot sa harapan niya habang hawak ang binti niya. Stella, please, love me again. Pangako ko sa'yo na hindi na yun mauulit. Pangako ko sa'yo na ikaw lang, wala nang iba. Mahal na mahal kita. Kaya kong tanggapin si Johanna. Inihintay kita, Stella, please. Natigilan si Stella dahil sa kanyang nasasaksiyan. Familiar sa kanyang ganong scene dahil 4 years ago. Ganon na ganon din ang pagmamakaawa at pag-iyak na ginawa niya para lang mahalin siyang muli ni Elliot. Pero anong nangyari? Pinaniwala lang siya nitong mahal pa rin siya pero ang totoo, sa ibang babae na niya binabaling ang atensyon niya. Nanubig ang mata ni Stella dahil sa sumandaling alaala na bumalik sa kanya at napatingin sa itaas. Upang mapigil ang pagtulo noon, huminga siya ng malalim at inalalayan si Elliot na makatayo. Elliot, please, tumayo ka dyan. Mabuti na lang at hindi na nagmatigas pa si Elliot sa kanya at tumayo na rin ito.
Tinignan niya ang mga mata ni Elliot at kusa niyang pinahid ang mga luhang tumutulo sa pisngi nito. Nakakatawang isipin na noon ay baliw na baliw siya sa lalaking tinitignan niya at ayaw na ayaw niyang makita itong umiiyak. Ngayon, concern na lang siya nang makulong si Elliot sa pagmamahal nito sa kanya, katulad niya noon. Mahirap pilitin ang isang tao na mahalin ka kung hindi ka na talaga nito mahal. Elliot, makinig ka sa akin. Pakawalan mo na ako. Alam ko na merong babaeng para sa'yo at hindi ako yun. May anak na ako, Elliot, at unti-unti minamahal ko na si Maximus. Please let me go, para sa'yo din to. Napapikit si Elliot dahil doon na tinawakan ang magkabilang palad ni Stella na nasa pisngi niya. Dinamay yun ni Elliot at maya-maya huminga ng malalim at ito pang mismong kusang nag-alis ng kamay ni Stella sa kanyang pisngi. It's okay. Kasalanan ko naman lahat ng ito at noon pa man ay hinanda ko ng sarili ko sa pagkakataong ito. Pilit ngiting sabi nito sa kanya. Pinapalayan na kita, Stella, pero kapag sinaktan ka ni Maximus, sabihin mo sa akin dahil ako mismong bubugbog sa kanya. Napangiti si Stella dahil doon at kusa niyang niyakap si Elliot na ginantihan naman ng lalaki. Matapos mag-usap ng dalawa ay umalis si Elliot doon. May part kay Stella na nalulungkot siya at naisip na kung tama ba yung ginawa niya pero sa kabila nun ay naisip niya rin na okay na yun kesa naman umasa pang lalaki. Alam niyang pakiramdam ng umaasa at sa huli wala namang mangyayari. Kaya ayaw niyang mangyari yun sa lalaki. Bumalik na lamang siya sa kwarto at nakita niyang anak na mahimbing pa rin na natutulog. Wala na itong lagnat. Malamang inapagod ito dahil sa nangyari. Ikaw ba naman ang madukot ng walang kasiguraduhan kung may magliligtas ba sa kanila ay talagang lalagnatin ka? Laking pasasalamat na lang talaga niya at dumating si Elliot kung hindi malamang pinaglalamay na sila ngayong mag-ina. Isang oras pa ang lumipas at tinintay ni Stella sa Elliot. Kailangan niyang umalis at pumunta kay Maximus. Sigurado siya na nag-aalala na ito sa kanya at lalo na kay Johanna. Elliot, napalingon sa kanya ang lalaki nang dumating ito. Nakayuko kasi ang lalaki. Kung kaya hindi nito napansin na nakaupo sa labas ng pinto si Stella. May kotse ka ba? Pwede ko bang mahiram? Pupunta muna ako kay Maximus para balitaan siya. Hindi nakasagot ng ilang segundo si Elliot pero maya-maya tumangulang at kinuha sa loob ang susi. Wala namang ibang sinabi si Elliot kaya mas lalo lang nag-alala si Stella. Hinabili niya na munang anak kay Elliot. Sa pag-alaga niya dito habang siya'y tulog at kampante naman siya na walang ibang gagawing masama ang lalaki. Habang nagmamaneho ay hindi niya maiwasan. Naisipin kung ayos lang ba si Elliot o kung magiging ayos ba ito. Nakokonsensya siya pero wala na siyang magagawa. Mukhang walang balak na magsalita yan. Sabi ni Lance nang pumunta siya sa gawin ni Maximus na nakaupo sa isang tabi. Naruroon pa rin sila ngayon sa kanilang hideout. Halos magdamag na nilang pinipilit na magsalita si Veronica. Ngunit hindi pa rin ito nagsasalita. Kahit na pahirapan na nila ito ay wala pa rin. Mas pahirapan niyo pa. Seryosong sabi ni Maximus na ikinatango naman ni Lance. Aalis na sana ito nang bigla naman dumating si Jo Marie. Max, si Stella nasa bahay niyo. Dahil sa narinig ay kagad na napatayo si Maximus at wala nang salitang namutawi dito at umalis doon. Susunod sana si Lance ngunit pinigilan siya ni Jo Marie na ikinatingin nito. Hayaan mo na muna silang dalawa. Nagets naman ito ni Lance kung kaya tinanaw na lamang nila ang papalayong figura ni Maximus. Halos paliparin na ni Maximus ang kotse nito papunta sa kanilang bahay at nang makarating doon, ay naabutan niya si Stella na nakaupo sa sofa. Maximus, hindi na natuloy ni Stella ang sasabihin niya, nang bigla na lang siyang niyakap ng lalaki. Nagulat siya sa biglang pagyakap ni Maximus ngunit kalaunan ay napangiti na lang siya at niyakap pabalik ang lalaki. Humiwalay si Maximus sa yakapan nila at tiyanek ang buong katawan niya kung ayos lang ba siya. Kamusta ka? May nangyari bang masama sa'yo? May sugat ka ba? May galos? Sunod-sunod na tanong nito na kagad namang ikinailing ni Stella sa lalaki. Maximus, okay lang ako. Ngiting marahan na sabi niya na ikinatigil naman ni Maximus. Tinignan niya si Stella at pilit binabasa kung totoo bang sinasabi nito. Are you sure? Kalmado ng tanong nito. Yes.
Napahinga ng maluwag si Maximus dahil sa sinabi nito. Pero kalaunan ay muli na namang nataranta nang maalala niya ang anak. Si Johanna, where is our daughter? Maximus, calm down. Johanna is fine. She's in the safe place now. Dahil doon ay napatigil muli si Maximus. Elliot, save us. Napakulot ang noon ni Maximus na marinig niya sinabi ni Stella. Elliot, o baka naman magalit ka na naman dyan. Hindi ko nga inaasahan na si Elliot ang magliligtas sa amin. Palaging sinasabi ni Johanna na ikaw magliligtas sa amin, ngunit siya ang dumating. Natahimik si Maximus at nakita ni Stella ang nakakuyom nitong kamao. Kung kaya hinawakan ni Stella ang kamay nito. Maximus, huwag ka na sanang mag-isip ng kung ano. Dapat ngayon magpasalamat pa tayo kay Elliot. Siya rin ang nag-alaga kay Johanna habang tulog ako dahil nilagnat pala siya. Nilagnat? Tumango si Stella sa tanong nito at maya-maya pa'y napabuntong hininga na lang si Maximus at tumango. I will thank him. Nasaan si Johanna? Kasama pa ni Elliot, tulog pa kasi siya. Ikaw kagad ang pinuntahan ko para sabihin na maayos lang kaming dalawa. Napatango si Maximus dahil sa sinabi nito. Come with me, may pupuntahan tayo. Kahit na nagtatakay, sumama pa rin si Stella sa lalaki. Nagtatanong siya dito, ngunit ang sinasabi lang naman ni Maximus sa kanya ay malalaman niya rin kapag naroon na sila. Matapos ang kanilang biyahe ay nakarating sila sa isang kakaibang bahay. Malaki ito at akala niya isang normal na bahay lang iyon, ngunit nang pumasok sila sa loob ay meron pa silang pinasukan na tila isang sikretong daan. Saan tayo pupunta, Maximus? Safe ba dito? Kinakabahang tanong ni Stella. Dahil nga sa nangyaring pagdukot sa kanya ay natakot na siya sa mga lugar na hindi naman niya kilala. Don't worry, safe dito. Walang nagawa si Stella kundi ang kumapit na lamang sa may dulo ng damit ni Maximus. Napansin niya ng lalaki kung kaya napangiti ito ng maliit at kinuhang kamay ni Stella. Hindi na ito pinansin ni Stella dahil natatakot siya. Tanging dim light lang nang meron sa paligid at masikip ang daan. Hagdan ito papunta sa ibaba't pakiramdam niya ay walang katapusan ng pagbaba nila sa hagdan na iyon. Ilang sandali pang lumipas ay meron na silang nakita ang pinto. Ang nakakapanibago pa dito ay ang pintong iyon ay tila kinokontrol ng computer. Dahil kusa itong nag-scan sa mukha ni Maximus at meron siyang narinig na click at may lumabas pa na keypad at tinype nitong password doon. Hindi pa dito yun natatapos dahil meron pang fingerprint. At may nilabas ito na tila isang card at sinwipe doon. Bakit ang dami? Dapat sa isip lang yun ni Stella. Ngunit nagulat siya na bigla yung lumabas sa bibig niya. Napatakip siya ng bibig dahil sa gulat at humingi ng tawad. It's okay. Kaya ganito'y para wala talagang ibang makapasok dito. Saktong pagkasabi ni Maximus noon ay bumukas ang pintuan. Welcome back, King. King? Tanong ni Stella sa isip niya. Let's go, Stella. Muli siyang hinawakan ni Maximus sa kamay at pumasok sila sa loob. Welcome to our hideout. Napanganga si Stella na pumasok sila sa isang elevator. Ngunit ang elevator na yon ay transparent kung kaya kitang-kita nilang malawak na lugar na yon. Napakaraming tao, napakaraming armas, napakaraming kakaibang bagay. Lahat sila ay may kanya-kanyang ginagawa at kung hindi naman ay naglalaban ang mga ito. Ang iba ay nagamit pa ng armas. Anong lugar to? Tanong ni Stella sa katabi. Dito kami nagpaplano, nagsasanay at sinasagawa ang mga bagay bilang isang mafia. Ngayon, gets na ni Stella kung bakit ganun ang paligid. Kung bakit napakaraming tao at napakaraming mga kakaibang bagay. Ang buong akala niya kasi kapag sinabing mafia, puro patayan lang ngunit hindi pala. Dito namin sinasagawa ang torture sa mga kalabang nakukuha namin. Pumasok sila sa isang malaking pinto kung sa dinaanan nila ay maraming armas. Dito ay mas dumami pa. Yung tipong wala ng space sa pagkakapatong-patong ng mga armas na naroroon. Karamihan ay nakasabit naman sa dingding. Napalunok na lang si Stella dahil alam niyang matatalim yon at kitang-kita na nga niya ang kanyang sarili. Habang patingin-tingin si Stella sa paligid ay minapansin siyang babae na nakaupo sa gitna at kagat labi habang tinitiis ang sakit na nadarama. Veronica, kunot noong banggit ni Stella sa babae dahilan para mapalingon sa kanila sina Lance, Jomari at ilang kasama nila sa pang-torture kay Veronica. Stella, sigaw ni Jomari at tumakbo papunta sa kanya upang yakapin ito dahil sa pagkagalak. Ngunit hindi yun natuloy dahil linawakan ni Maximus ang mukha ni Jomari. Distansya o ambulansya? Seryosong sabi ni Maximus na ikinagulat ni Stella at napalingon dito.
Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na subukan eh. Sabi ni Lance na dumating ito sa kanilang pwesto. Inaasar ko lang naman si Max. Sabi ni Jomari, tinalis ang kamay ni Maximus sa mukha niya. At saka kung papipiliin, syempre distansya. Napailing na lang si Lance dahil sa sinabi ng kaibigan. Kamusta ka, Stella? Ano bang nangyari at bakit wala kayo doon? Nasaan si Johanna? Doon na nagpatingin si Stella kay Lance na magtanong ito. Nagulat kasi siya masyado sa sinabi ni Maximus kaya nawala siya sa focus. Okay naman. Si Elliot na nagligtas sa amin ni Johanna. Kasama pa ni Elliot si Johanna, nilagnat kasing inalagaan niya anak ko. Nagulat ang dalawa sa narinig nila at napatingin kay Maximus dahil alam nilang magagalit ito sa balitang yon. Ganun ba? Awkward na sabi ni Jomari. Maswerte ka at nakaligtas ka. Napalingon sila sa nagsalita at yun ay walang iba kung hindi si Veronica. Paano siya nahuli? Tanong ni Stella sa tatlo. Marami kaming paraan, Stella. Sagot ni Lance na ikinatango na lang nila at naglakad pupunta kay Veronica. Stella, pigil ang Maximus sa kanya. Dapat nasa tabi mo lang ako. Dugtong nit at naglakad na silang dalawa. Nagkatingin na si Jomari at Lance dahil sa nakita at ginayang dalawang magkahawa kamay. Dapat nasa tabi mo lang ako. Panggagaya ni Jomari sa sinabi ni Maximus at mahinang napatawang dalawa. Kita ni Stella na maraming dugo sa katawan ni Veronica. Dahil sa daming sugat na natamumula sa pag-torture nila. Masamang tingin ni Veronica kay Stella ngunit hindi siya natatakot. Kung nung panahon na dinukot sila nito ay natakot siya. Yun ay dahil kasama niyang anak. Ngayon na wala na doon si Johanna, hindi na siya nakakaramdam ng kahit na anong takot sa katawan. Kung ano man ang nangyayari sa'yo, kasalanan mo. Seryosong sabi ni Stella. Ngunit nagulat sila ng dinuruan ng babae si Stella. Mabuti at hindi yun umabot sa kanya. Witch! Sigaw ni Jomari at sinampal ito, dahilan para magdugo ang labi niya. Natawa lang bigla si Veronica dahil sa nangyari at sobrang lakas ng tawa nito. Akala niyo ba? Ako lang na nagplano ng lahat? Nagkakamali kayo. Tanga ka, Stella. Kahit sa nakalipas ng 4 na taon, ay tanga ka pa rin tulad noon. Napakunot ang noon nila dahil sa sinabi ni Veronica. Ngunit si Stella ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Nagsimula ng malamig ang kamay niya at manginig. Alam niya na kagad kung anong tinutukoy ng babae. No, please. Mahinang sabi ni Stella na ikinatingin ang mga ito sa kanya. Why? Alalang tanong ni Maximus sa kanya. Si Johanna, nasa panganib si Johanna. Nangihinang sabi ni Stella. Sino nga kaya ang taong tinutukoy ni Veronica na nagplano ng lahat? Bakit biglang nag-alala si Stella para kay Johanna? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.